guys. Nag-grocery lang ako. Halatang bagong gising pa na. Grabe, antok-antok ako. Tapos yung sa harap ng bahay kasi ginagawa pa rin, diba? So, ang ingay. Hindi ka talaga makatulog ng maayos. Kaya sabi ko, tayo na nga ako. Kaya para akong patang-pata. Parang hindi makatayo yung katawan ko sa pagod din siguro. So, larga na. Napakainit pa. Kaya lang, no choice. Kailangan mamili. Meron kasi akong big order bukas. So, may mga nabili na ako within last few days na. So, ano na lang, kukumpletuhin ko na lang. Pero medyo may isang karne kong bibili. Medyo solid yun eh. Mabigat. Yung dalawa naman tulog pa, ayoko naman gisingin. Lalo si Jonas po yat eh. 6 o'clock umuwi siya galing sa trabaho. Panggabi kasi siya ngayon. So, ayun, tara, larga tayo. Guys, natawa ako doon sa isang babae kasi yung cart ko iniwan ko muna kasi may naiwanan akong item. So bumalik ako sa isang section para hindi ko na to dala-dala. Pagbalik ko, ang dami na nakapatong sa ibabaw. Akala daw niya cart niya. Kaya sabi ko, excuse me, sabi ko, sa'yo baka ako to, kasi may katabi rin ako eh. Sabi niya, yeah. Tapos parang confused siya. Pagtingin niya, oh sorry, sabi niya, hindi ko pala cart yan. Ang dami niya na nailagay. Siguro 4 na item, mga gulay. Siguro nalito siya kasi puro gulay dito pinamili ko eh. Ganda itong superstore dito eh, malapit sa Seafood City. Malaki. Sa bagay, alas lang ng superstore, malaki talaga eh. Bacon ham. Pang-almusal. Kaya may mga naka-sale sila. 30%. Bacon na yun, $8.49. Sobrang mahal. Dati 5 something lang ngayon. Yan na guys. Nakapamili na ako. Pabili ng pakwan si Javi. Last time nabili namin sa Walmart. Di matamis. Silira uli ako. Yan. Bahay na pala ako guys. Nakakain na rin kami ng tanghalian ni Jermaine. Gahadali kasi kung dami kong prep na gagawin. Ito yung mga gulay na ayos. Yung dares na baklas ko nasa lalagyan. Pero ito hindi pa. Naghahanap ako. Malalagyan ko. Nag-pull out na rin ako ng ano. Pang fish fillet. Malaki yan eh. Maramihan kasi ito. Pang 70 katao. Ayan, nakabili ko ng mga tray sa Party City. Para may lagay sa food warmer. Tapos, mami magawa ng merienda. Turon. Kaya lang walang langka. Yun lang. Hindi ako makakita ng langka. Tapos, nasa... Ano ako, nalimutan ko naman. Sa Lucky meron. Hindi ako nagpunta ng Lucky. Tapos yan. May sisig akong order today. Halfway pa. Hello guys. Hindi ko na kayo na-update eh. Sobrang busy na kayo na after ng grocery eh. Nag-grocery ako sandali, pinata ko sandali eh. Pero totoo, hindi sandali yung grocery na yung tagal eh. Sabi mo sandali eh, sinungaling ka pala eh. How I wish ganun nga eh. Kailangan kompleto eh. Ay naka. Ayun. Ano kayo? Eh siya. Nasundo na yung ano eh. Nasundo na yung pagkain na. Nakagaling si Oliva at saka si Louie dito.
Halos kauwi-uwi lang nila. Hindi na nga namin na i-vlog. Yun. Ako na makakina, nung pauwi ako ng galing ng work, pinakita ko yung trabaho, ang daming tubo. Sobrang, na-vlog ka ba dun? Hindi, pinakita ko lang na ganyan. Sobrang busy. Daming gagawin na tubo. Daming gagawin na tubo. Sobrang busy kasi ngayon. 2 weeks na rin, ano? 2 weeks na, ano? Sunod-sunod. Alos patay ng ano eh. Bukas nga may order ako, di siya papasok eh. Kinatwira na lang niya, tutulungan daw niya ako. Pero ayaw niya talaga pumasok. Ayoko na, pagod na ako eh. Namamaga na nga yung tuhod ko eh. Kasi overtime nila yun, Saturday bukas. Kakalakad eh. Yung sabi ko, pahinga na lang siya. Kaya pumasok. Wala nang sapitan yung overtime na yun. Buti na nga lang. Kasi mabigat kasi ang trabaho talaga eh. Hindi naman siya yung gaya na nasa opisina, nakaupo. Hindi. Sana nga. Pero ayoko, hindi ko rin kaya magtrabaho ng ganun ng ano eh. Ganun guys yung ano yung trabaho ng labor. Na actually yung mga laborer. Napakita ko naman na dati pa yung dati-dati pa yung paano yung pag-work. Kaya lang ngayon na sumobra naman kasi yung ibang din na nakabalik sa work namin. Yung mga ibang tinanggal dati kasi di ba nag-shutdown kami ng saglit. Nag-layoff. Hindi lang pala saglit. San taon din yun. Ano? So nung tinawagan nila pumamalik. Ako naman, ayoko doon sa dati kong work. Dahil nga sobrang dumi okay talaga. Mas okay pa ngayon. Sobrang dumi nun. So, bumalik ako. Ayun. Konti lang nakabalik. Kasi hindi nga biro. Kasi walang nga, 50%. Yung trabaho naman lang, hindi naman easy na ano lang eh. Kasi yung mga nagpuputol ng tubo rin, minsan kakapal ng tubo. Saan, nakikita naman nila eh. Di ba pa nagbablog ka sa trabaho. Nakikita naman yung ano yung trabaho. Pero, ganun pa man, tama rin yung sinasabi ng mga ano. Sino ba yung sa Pilipinas yung sabi, magsasaka lang po, ganyan. Yung basta dati na. Dati, di ba, meron. Dito, hindi ganun talaga eh. Pag sinabi mo, kailangan maging proud ka sa trabaho mo kahit na labor ka lang or ano. Oo, as long as nakakabayad ka ng bills. Doon ka kumuha ng ano, mukabuhayan mo eh. Yan. Tsaka yung sa amin kasi, na sa sobrang konti lang namin, skeleton crew kami, parang nahahasa kami ngayon doon sa mga ibang department. Multitasking na nangyayari. Oo, nagiging multitasking kami. Nagiging ano, yung kumbaga natututo ko sa mga ibang department. Kaya lang, pag nagkulang ha, ayun, nuhugot nila yung tao. Nakakapagod talaga. Mm-hmm. Pero at least, sabi ko nga doon sa manager namin, okay lang sa akin, basta. Basta may oras. Basta may oras, kasi nga okay. Yun na importante, may oras ka eh. Makumpleto mo yung 80 hours mo eh. Yun. Tapos may overtime pa. Overtime. Yung bonus. Extra na yun. Kumbaga yun na yung extra. Eh ako naman, luto. Ang luto naman eh, siya. Hindi naman kasi sa restaurant, diba kasi dire-diretso yan eh. Sa amin naman kasi, old na senior kami na sa retirement home. Yung time pressure naman kasi syempre eh, meron kayong specific na menu na gagawin. Kailangan matapos nyo by this time. Tapos may mga side ano pa yun, may mga side duties pa yun. So kaya pag minsan off talaga namin, pagod na, minsan gusto pahinga na lang, lalo after work. Kaso kung lang pang mag-hustle ng konti, yun. Yun, kaya yung pagluluto, yan. Luto pa na pagdating sa day off. Pero kaysa nga naman sa labas ako mag-part-time, dito na lang sa bahay. Kailangan kasi yun eh, nandun yung ano mo eh, yung passion mo doon sa trabaho mo eh. Kahit nga sa amin, kahit mahirap, pag natatapos namin yung project na nakakagaang ng kalooban. Yun ang importante doon, kasi pagka mahal mo ang trabaho mo, kahit gano'ng kahirap yan. Nagmumukha madali eh. Nagmumukha madali kasi masaya ka eh. Kaya ako, parang ako, hindi ko nakikita yung sarili ko sa ibang trabaho. Kasi yung passion ko talaga is yung pagluluto. Kaya para pag naisip ko later na magiging trabaho ko, malamang hanggang sa tumanda ako or mag-retire ako sa kusina talaga. Kusinera siya, kusinera. Buhay kusinera. Buhay kusinera. Minsan kapag ka ano, sama ko kayo sa work, yung talagang full day na nagtatrabaho. Pwede ba? Sabihin pwede ko lang kayo siya, magpapaalam lang. Pwede naman bali. Pwede naman, pahapyaw. Pahapyaw lang.
Nakita makita na lang niya. yung ano, lalo yung rush ng trabaho. Kami, ako kasi ilang beses ko na rin na pinakita sa inyo yung ano ko, yung mga trabaho ko, kung ano mga ginagawa ko doon. Kumbaga, hindi na iba. Alam na nila yung kung gaano kahirap din yun. Tsaka yung delikado, syempre. Yung safety talaga dapat eh. Kaya doble ingat sa trabaho. Safety lagi. Kaya kailangan laging ano, yung presence of mind mo, ganyan. Kailangan yun. Lalo na pag nagdadrive ka ng mga malalaking truck doon. Kaya nga yung tuhod niya na mga magana eh. Lagi kasi pag sa ilalim ka ng tubo, pag bibiray mo, nakaload ka doon. Luload ka. Yung dati lalo, doon sa propel. Nakahiga ka, may creeper. O, nung nasa propel siya, madalas siya may lagnat din nun. Pagod yun, yun ang talagang pagod. Kasi isang buong truck yung gagawin mo nun eh. Isang buong rig. O, lagi masakit sa kanya yung likod. At saka yun nga, kasi nga nakahiga. Nakahiga ka dun. Nakatungo. Lahat ng putik, tsaka yung kalawang halo-halo na, yung mga langis, tatalsik sa mukha mo yun. Kaya ang dungis ko rin talaga dun, ano? Tsaka iba yung buhangin. Yung buhangin kasi ginagamit namin, talagang buhangin. Kaya pag yung alikabok pinong-pino, yung ngayon hindi masyado. Kaya nga kasi, pag may time kami na talagang makalabas, lumalabas kami, yung nag-a-unwind kami punta sa mga bundok, kailangan, punta sa mga kailangan talaga yun eh, kasi hindi laging trabaho, mabur-burnout ka nga eh. Mahirap, pagka lalo sa mga trabaho, ganyan, laborer sa kusina, yung mga talagang trade skill, ano talagang kailangan meron pang outlet, kailangan mag-unwind ka. Kailangan yun. Pero, kasi yun yung makakapag, siguro depende na makailangan umalis ka, basta kung ano yung makakapagparelax sa'yo. Yeah, sa amin ng laruan. Hindi na nawawala sa'yo, lagi ka nang meron ng beer. Laruan. Matik na yun. Yun yung mga ano, yung mga bagay na gusto mo. Kumbaga yun yung nagiging achievement mo rin eh, kahit pa paano. Tsaka yung pinaka greatest achievement namin dalawang mag-asawa, yung makapagpundar ng mga sasakyan, tsaka yung bahay na talagang hindi basta-basta rin, di ba? Although, syempre, di pa naman sa amin to, sa bangko pa to, pero still, yung nakapag-down ka na, nakapag-simula ka na. Simula ka na, ilang taon na. Laking bagay yun eh. Sobrang laking bagay nun. Tapos yung truck pa, graduate na next year. Yun ang gusto namin nun. Kasi ang laki nun eh. Ang laki nung, ano nun eh, nung parang, ano ba, magkano yun? Yung financing nun, ano? Parang 1,000. Isang buwan eh. Lang sa 800. 850. Oh, 850. Hindi kasi nung una naman, kaya ito masama na gano'n. Kasi nag-trade naman tayo nung una natin sa kaya. May mga ano rin kami, may mga naging maling decision din kami noon. Pero tapos na yun eh. Saka napakinabangan naman natin. Laking bagay din naman ng truck. Kasi dati naging sakay namin isa yung Terrain GMC din. So, tin-ready namin after isang taon may get. So, dapat tapos na tapos yun. Tapos na kami dapat. Tapos mas mura yun eh, kasi rito. Kaya alam naman magmahal to kasi yung natira doon, yung pinasa dito sa ano. Kaso, hindi mo naman madadala. Hindi ka makakabili ng kama doon. Hindi ka hindi mo may kakarga. Ito kasi, laking bagay eh. Eh, magkano rin paligid. Namili kami ng gamit nung naglumipat kami. So, hindi na naman sama. Kaya lang, may mga time na sayang. Sana pala nakaipon tayo ng ganito. Ganyan. Pero syempre, kahit na ano pa yung naging desisyon nyo, as long as panindigan nyo, di ba? Tsaka yung mga mga nasa Pilipinas na nanonood sa amin na naghahangad, nangangarap na pumunta rito sa Canada. Tuloy nyo lang yan. Huwag kayong magpapadala dun sa mga sabi-sabi na mahirap, ganyan. Mahirap. Kahit saan ka pumunta, mahirap talaga. Kahit saan bansa kayo mapunta, mahirap. Kahit saan mapunta, may mga problema, may mga pasok. Pero nasa pag-handle nyo na yan. Pros and cons yan, pagpunta nyo sa mga iba't ibang bansa. Kaya lang, yung goals nyo, yung gusto nyo talaga, yun yung i-pursue nyo. Huwag kayong maniniwala, nanonood pa kayo ng mga iba-ibang palabas para lang makita nyo na kung ano ba, maganda ba, ganyan. Saan, hindi, ang buhay hindi, talaga, hindi di pare-pareho yan eh. Pwedeng yung swerte ng isa, hindi mo maging swerte. Ganon yun eh. Hindi pwede. Ang swerte ni Pedro, hindi magiging swerte ni Juan. Parang ganon ba? Oo. Totoo yun eh. Kasi pwede dito, pagdating mo, makahanap ka ng magandang
trabaho talaga na magaan, malaking sahod. Swerte, di ba? Mm. Pero Tsaka yung... ano, tsaka hindi ano, may point yung ano, may pera kang dala na malaki. Pero kung ano talaga, yung talagang ano wala. Ka sa wala ka talaga sa Pilipinas. Mag, yun yung mag-aano sa'yo, magpupush sa'yo na, ano, na magpursige kasi eh, bakit sila nakapunta ron, di ba? Oh. Kami talaga, hindi naman kami talaga, umaga, wala ano talaga kami, level kami. Lang kami sa Pilipinas, hindi kami mayaman, hindi kami mahirap. Pero, na, nakakaraos. Pinurso na namin talaga na ganun. Ang una nga, ayoko pa nga rin talaga eh. Ayaw talaga niya eh. Gusto ko lang sa Pilipinas na ganun eh. Pero, ayun, sinuwerte. Parating dito. Hindi talaga swerte, kumbaga ano eh. Hindi, talagang gagawin mo talaga. Pinush talaga eh. Push mo talaga yung sarili. Kagandahan lang ako kasi nung nag-culinary ako sa Pinas, nagamit ko papunta dito. Ayun, yun yung maganda. Tsaka yung ano, sabi nga ba, nyari, parang ano yun eh, yung pagsubok parang ilog or dagat yan eh. Tapos nasa, ano ka, sa banging ka, tatalong ka ba o hindi, malalaman mo ba malalim yung tubig na yun o yung... Hmm. Yung ilog na yun o yung dagat na yun kung hindi mo susubukan. Siyempre, subukan mo, talunin mo. Yan, swerte naman dito, swerte naman. Kasi yung natapos ko sa, nagamit ko sa Pinas, o yung natapos sa Pinas, nagamit ko pagdating dito. Nagkatugma, parang tumugma. Eh, although ako since bata, mahilig ako sa pagkain, obvious naman. So, relate. Tsaka natin, talagang andan yung ano. Yung obvious yun. Mga bata pa, hindi ko na obvious yun. Tsaka passion ko naman talaga ang ano, pagluluto. Kumbaga, every time kahit pagod ako, pag natapos mo yung task sa trabaho, happy ka. Kasi, alam mo yun yung gusto mo eh. Kaya kahit gaano karami ang problema, pag sumusunod sa trabaho, go lang. Kaya yan. Sa akin kaya, happy kaya ako pag natapos yung trabaho. Hindi. Ay, ako nga, ayoko matapos yung trabaho kasi pag natapos yung project, walang oras lang. Nawawala kami ng oras. Kaya gusto ko, tuloy-tuloy lang yung trabaho. Kaya mabigat din yung trabaho namin dito kasi pareho nga talagang mabigat. Labor talaga. Yung mga nagtatanong, mahirap. Nagbumukha lang masaya kasi masaya kami sa samahan namin dalawa. Yun yung importante eh. Lalo na pag may mga pamilya na kayo. So, pupunta kayo dito. Yun yung masaya eh. Importante na, no? Yung buo kayo. Intindi nyo na lang yung ano, yung para sa pamilya, ganyan. Para sa mga bata. Kasi mas malaki yung chance nila rito talaga na mag-grow no. Talaga eh. Saan dito meron talagang trabaho at meron at meron talaga pag andito ka na. Medyo mahirap nga lang. Siyempre, depende. Maghahanap ka. Pero siyempre. Kung hindi ka mapili. Hindi ka mapili. Meron no, talaga. Meron talaga. As in talagang meron kahit saan ka tumingin, kahit saan ka umingin. Lalo ngayon kasi ang daming ano, ang daming hindi bumalik sa trabaho. Yun yung short ng ano nila, ng labor. Ang daming shortage ngayon dito kasi nga after ng pandemic talaga, daming, iba ayun na bumalik sa mga siguro restaurant. Siguro iba namatayan, bumalik na lang ng bansa nila, di ba? Meron kang kasama nun, di ba? Bumalik na lang sa bansa nila. Oo. Kasi ganun eh. Pero ano, pero yung kailangan yung focus mo sa goals nyo. Yung isa nga namin subscriber, doon ba nakalista pa? Nakalista pa lahat ng mga goals nila. Yun yung maganda eh. Talagang sundin nyo, yun yung ano. Bye bye, kung ano yung makakapagpaano sa'yo. Sila Kurt. Eh. No, si sila Kurt. Si Erin. Si Erin. Si lahat ng mga milestone nila nakalista yun. Nakakatawa rin. Tsaka happy kami dito sa maliit na vlog namin. Kumbaga, nakaka-meet kami. Marami kami namimit na tao. Nagiging kaibigan namin. Mostly, mga namimit namin. Nagiging kaibigan. Alam niyo ba guys, yung ano, meron mga kami mga namimit na hindi talaga nagpapa-vlog. Huwag kayo mag-vlog, ganyan. Talaga ayaw nila. Kasi kami, nanonood kami kasi gusto namin yung, ano, yung istorya ng buhay niyo totoo, ganyan. Sinasabi sa amin naman kasi, siguro, iniisip niyo siguro na iba kasi pagka nakita, mag-vlog, no? Kasi, kami hindi kami nagba-vlog basta-basta. Hindi. Kung unless hindi, na, hindi kami, magpapaalam muna kami, okay lang po bang i-vlog? Ah. Pag sinabing okay, okay. Pero hindi kami yung every time lang naka-vlog. Naka-vlog, hindi. Yun yung inaano lang namin. Kumbaga, nakakatawa yung mga sinasabi, huwag na kayo mag-vlog. Tapos yung mga, yung parang mga silent na ano talaga yung mga nakaka, ano, nakakagulat. Nagre-regalo, ganyan, o nag-i-invite. Pero di naman na kailangan. Happy na kami happy. Na mamit sila. Mamit sila.
Kagaya ngayon sila, ano, di ba? Sila Owen Sila tsaka all si nakatawa yung bait yung Louie. mag-asawa na yun. Tsaka si Yeah. Maple. Si Totoo ako doon Maple. sa ano nila, sa baby dog Baby nila dog eh. nila. Nakatingin sa akin. Aba, nag-iwa ako. Tingnan titig sa akin. Sana next week. Baka next namin. Week. Yeah, nagkakaya na makaano kami. To Jack Lake. Tsaka nag-ano rin kami ng ano eh. Sana nga magkaroon ng parang maliit na salo-salo tayo dito sa Calgary. Kung bagay mga subscriber namin na makapunta man lang dito tapos patlak na kahit konti lang. Ang hirap lang iset nun, no? Paano kaya? Kailangan maglagay tayo ng tent doon sa labas kasi maliit lang talaga yung bahay namin eh. Oo, kasi marami rin mga nag-aaya kaya hindi naman namin mauuhan lahat kasi nga. Oo nga, yung galing pa ng Saudi, hindi pa natin sila na... Kasi yung schedule para hanggang August 27, may mga nagpapabook na sa akin ng ano eh, order. Ibang hindi ko na makuha kasi natataon na may kasabay. Oo nga eh. Ayun kaya sila, ano, sila... Si yung birthday Princess, ng anak ni Princess Leong. Pasensya na. Pasensya na. Wala eh, kasi bukas yun dapat, supposedly nag-order siya eh. Kaso na, nakuha ko na yung big order kay Chen. So, susunod na lang. Oo nga eh. Pero ano, yun nga sa pinaplano namin, yung mag-invite ng mga subscriber namin. Message na kayo kung merong mga gusto. Hanap tayo ng schedule. Mag-schedule tayo tapos magpapatlak na lang tayo dun sa likod. Barbecue tayo. Barbecue tayo. Sabi kayo lang kayo. Message lang kayo. Sino mga gusto? Yun. Sino mga game para ma-set natin yan? Yun ang maganda. Para bago matapos ang summer. Tapos para isang big family tayo dito sa Calgary. Kailangan yung tent mo medyo mahaba tsaka mga upuan kasi baka madami-dami. Marami-rami, no? E tayo lang kapag ganito sila... Tatlong pamilya lang yun. Sila si Moira, sila Ate Wendy, sila Ate Carol. Puno na eh. Puno na. Oh, magdadagdag ka pa ng mga ilan. Sama pa natin iba. Iba sa labas na tayo. Yan. Sana diba, na-set natin. Pag na-set yun, di ako tatanggap na order. Para matry nyo naman ang mga luto ko. Yun. Sa pana guys, yun lang naman. Actually, magpe-prep pa ako ngayon eh. Prep pa. Oo. Prep. Yun ang buhay ng isang laborer at isang kusinera dito. Pero... Kahit na gano'ng kabigat ang trabaho, as long as ano happy, happy kayo, walang... Ako nga, gusto ko maging basurero na lang eh. Mas Logo yun ang basurero, no? Mas malaki pa ang sweldo ng basurero. Tsaka ang stable. Basurero naman dito, hindi naman gaya ng basurero talaga. Nakasa truck ka. Laki kaya na sahod nun. Yun nga lang nagdidilig sa City of Calgary ng mga halaman eh. O magkano daw yun ha? 30. 30 may get. Nakahinaya nga yung kasama ko si Rob eh. Kasi nung na-layoff kami, nag-aantay siya na ano na tawagan. Tapos nag-retire yung kaibigan niya. Siya yung pinapapalit. Nag-retire na ng truck. 30 yung magdadrive ka ng truck. Kasi nagdidilig ka ng mga halaman. Kaya hindi basa-basa yung kailangan talaga magaling ka sa pagdadrive din. No, itong ayaw ko naman yun. Kaya sa kanya in-offer eh. Tinanggihan niya rin. Nag-retire na. Yun. Yan talaga. Ay, so, paano guys? Thank you sa inyong pakikinig. Ngayon lang ulit tayo nakapag ano, nakapag-gantong video. Kwento-kwentuhan. Kwentuhan. Yan. Kahit ano pa man yung trabaho nyo, ano yun nyo, yung mahalin nyo. Mahalin nyo. Tapos, yung focus nyo sa goals nyo, yun. Sundin baga, nyo lang yun. Yung trabaho nyo, kaya mukha ng bread and butter. Sundin nyo lang yun. Mapapabuti kayo. Yan. Oh, ganun pa siya, no? Paano? Aray, saan nga ang tuhod ko eh? Saan nga ang tuhod ko ng paspe? Arthritis na yan, tumatanda ka na. Tumatanda na. Pwede pa mag-basketball yan. Yeah. So, paano guys? Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you on the next vlog. Bye.